Kunwari, Kuya Jared, buhay niya is on the line. Pero may isang way na para ma-save mo siya. Kailangan mag-sacrifice ka ng isa sa amin. Sino ang isa-sacrifice mo? And why? So what's up? It's your boy Aga. Straight out of QC. Repping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game. And if you subscribe to my channel, I promise to keep you entertained. So for today guys, sa ating vlog number 6, gagawin na namin yung matagal namin pinapost sa Twitter na hashtag AskChinito. Hashtag? Hashtag. So basically, mag-answer kami ng mga questions na tinatanong niyo sa amin sa Twitter, sa Instagram, at sa iba pang social media platform. At ang magtatanong ay walang iba kundi si Maninay! Ano ba ako dyan? Mads, first question please. First question. If given a chance to go back in time, what specific moment that happened to you before would you want to relive? Oh my God, sobrang English. Pwede ba Tagalog yun, Mads? Kaya lang, naluho na yung ilong ko. You have watched, babalik ka daw, ano yung moment na nangyayari sa'yo na gusto mong balikan? Kung ako, papabalikin ako in time. I would rather choose not to kasi hindi ako magiging si Agassi Ching kung hindi dahil sa lahat ng nangyayari sa past. So, thank you and God bless. We have a winner! Yes! Ano man, I'll be very honest. Kung pwede akong bumalik in time, babalikan ko is yung sasabihin ko sa sarili ko nung 7 years old ako na sana tumuloy na lang ako sa Going Bulilit kasi malay ba natin kung nasa na ako ngayon, di ba? Kung tumuloy ako doon. So, pero wala naman yung pagsisisi gaya na sabi na ating Chinito Duo na wala nga yung past pero tinan nyo naman kung anong meron ako ngayon, anong meron ako ngayon sa present. Wala naman pagsisisi dahil mas may nag-in ako ngayon at natutupad ko naman paunti-unti yung pangarap ko. Kaya, yun. Okay, from K, anong bahagi ng katawan mo ang lagi mong hinahawakan? Wow! Siguro ang lagi kong hinahawakan eh yung buhok ko. Dahil lagi ko siyang inaayos. Dahil aminin ko medyo brain talaga ako. Dahil napagdating dito. Pili pala po yung lagi mong hinahawakan to. Eh, bawal yun. Buhok din ako, buhok din ako. Siguro dito sa ulo. Anong ulo? Ito, from Kelicious. Wow, Kelicious. Mahulog sa kanal or mahulog sa taong di ka naman mahal? Grabe naman tanong mo. Ako naman. I'd rather, wow. Mahulog na ako sa kanal kasi pag nahulog ako sa kanal, mabilis lang, maligo ka lang, wala na. Ayos na agad. Pero pag nahulog ka sa taong hindi ka mahal, matagal eh. It's, ano, emotionally masakit. Ako rin, mahulog na sa kanal. Kasi, nahulog ka sa kanal, o masasaktan ka, masugatan ka. But, that pain is temporary. Gagaling din yan. Pero pag nahulog ka sa isang taong hindi ka naman mahal, masakit yun. Matagal yun. Masisiraan ka ng ulo. Masisiraan ka rin minsan ng bahit. Sinasabi ko to kasi, pagdaanan ko na to eh. Experience. Sa kanal lang tayo mahulog ng tuluyan pag ready na tayo. Sa kanal lang tayo mahulog pag ready na tayo. We are the Chinito. From Margaret, complete the statement. Ako yung tipong matakaw kumain. Yeah? Oo, yeah. Ano ka? Yes. Ako yung tipong vain, mahilig mag-picture, mahilig mag-video. At ako yung tipong once na naging kaibigan kita, paparamdam ko sa'yo na talagang andito ako para sa'yo. Aww. Ako yung tipong napaka-chill ko lang. Well, that's true. Agree. Oo, napaka-chill lang talaga. Parang kahit grabe na, parang hindi pa rin ako naiinis. Pero, yun nga, pag naiinis ako, ibig sabihin, parang talagang borderline na yun. From Zell, anong gusto mo sa babae? Ano ba tayo na gusto sa babae? Ano ba yung sa'yo? Sa akin kasi gusto ko yung maliit. Ano maliit? Petit. Maliit yung... Maliit yung petit. Chinito. It's cute. Gusto ko yung may braces. Gusto ko yung may dimples. Dimples, gusto ko may braces. Tsaka gusto ko mahaba buhok. Doon ka lang natalo. Mahaba. As in, hindi yung parang boycott. Mahilig ako sa Asian looking na babae. As in, yung mga chinita, mga ganun. Sa malambing, okay yun sa akin.
sweet, tapos maalaga. Oh, about sa traits na yun, syempre gusto ko. Sino bang lalaki hindi gusto na nilalambing ng babae, di ba? Gusto ko yung laging nakikling sa akin, at saka yung thoughtful. Gusto ko na thoughtful. Okay, tama, tama. At saka pinaka-importante, loyal. At tandaan nyo, beauty is not everything without brains. Beauty will fade, but brains... it's always there. Ganda na connection natin, ganda. Or Kuya Agassi, may katangian ba ni Ate Baninay na pasok sa ideal girl mo and what is it? And for Kuya Edric, anong katangian ni Ate Riva na magugustuhan mo as a guy? Ano pangalan niyo nung tanong? Si Katreng. Ah, si Katreng. Lagi siyang sumusuporta sa mga vlogs ko tsaka sa Twitter at Instagram. Salamat sa pagsuporta ka. Katangian ni Bans, alam niyo kasi... si Baninay, isa ito sa pinaka-sweet na taong kilala ko. Honestly, ah, walang halong eklabo. Sobrang sweet nito si Baninay, sobrang maalaga, at saka sobrang thoughtful. Once na nakilala mo si Baninay, once na naging close mo siya, malalaman mo na she's not just a public figure. Madalas iisipin niya muna ibang tao bago sa sarili niya. So for me, ang nag-stand out kay Baninay, yun nga. Paulit-ulit ako. She's sweet and she's caring. Kinilig ako. Ano ang tangihan ni Ate Riva na magugustuhan mo as a guy? Siguro yung ano, pagkakwela, makulit din kasi, makulit. Oh, lalo nung party ni Franco. Nag-enjoy naman talaga kami. Yun, gusto ko lang yung pagkakulit niya. Kasi, makukulit din naman yung mga kasama ko. So, mas madaling pa kayo sa mga. So, in short, masarap kasama ni Sini. Oh. Kaya pala guys, ha? Napapansin ko, madami na tumatawag kay Baninay na Bans. Nagiging trendy na siya. Nawawala na yung Bane, nagiging Bans. Gusto mo ba yung buns? Oo, oh, gusto ko din. Parang tinapay lang eh. Ayos yun, ayos. She has big buns daw. Siya nalampay. Aray ko, ba't ako yung sinampay mo? Ay, kasi hindi ko siya naabot. Pero ako, may tanong. No. From Baninay. Okay. Huwag na-ex na natin yun. Ex natin? Grabe. Hindi, walang gano'n. Walang gano'n? Nadulas ako. Meron na ba kayong napaasa na girl intentionally? Like, intentionally, gusto niyo siyang paasahin at hindi niyo naman itinuloy. Loko ka ba siya? Intentionally, I think no. Hindi kasi natin makokontrol yung feelings ng girls. Oh, so, hindi natin alam kung napo-follow. We got an idea. Ako naman kasi once pag napo-follow na yung babae or feeling ko na iba na yung attachment, I'll make sure na sabihin ko na okay, may boundaries. Unless na gusto ko rin. Kasi, syempre, mas masakit pag umaasa, di ba? Sa akin ka talaga nakatingin. No, kasi hindi dito. Mas masakit pag loko. Mas masakit pag umaasa. Masakit talaga. Kasi ako naramdaman ko na yun. Umaasa ako before. And ayoko gawin sa ibang babae. Kasi I know the feeling. I know how it hurts. Yeah. Ito na lang kasi. Let me put it this way. Hindi. Listen to me. Listen. Okay. This is just my opinion, ha. It's for me. Bilang isang lalaki, eh, makipagkaibig na kasi isang babae, di ba? Pinapakita mo pure. Napaka-pure nung pinapakita mo yun ka talaga, mabait ka. Pero yung babae na fall sa'yo, I don't think it's your fault na sisi ka na pinaasa mo siya. Kasi, yun nga, gaya ng sabi niya, hindi mo naman kontrolado na, uy, ma-fall ka sa akin, di ba? So, pag na-fall siya sa'yo, parang... So, kasalanan pa nga. Hindi ko sinasabing kasalanan yun. What I'm saying is, na kung pure naman yung pinapakita ko, at yun talaga ako, tapos na-fall ka dun, pero wala naman yun para sa akin kasi ganun talaga ako. It's not my fault na na-fall ka sa akin. That's what I'm saying. From Anne, ginagamit nyo lang ba si Baninay para sumikat? Bakit din yung pagsasalita ko? Para may feeling. Okay. Yes, yung mga content namin, nag-iisipan namin yun. Oo, humihingi kami ng advice, and she's helping us, oo. Pero that's her side. Hindi namin sinabi na, oy, halika dito, tulungan mo kami, para umangat kami. Kung ano man yung ginagawa namin sa channels namin, iniisip talaga namin yun na ideas namin yun. Tapos i-confirm lang namin sa kanya na, Bans, okay ba to or hindi? Maganda ba itong tignan or hindi? Parang guide lang po nila. And hindi naman to sa about sa panggagamit or anything. Kasi friendship namin, it's really real. Hindi siya yung basta lang, okay, kakaibigan ko si Bans kasi si Katcha. Kasi kahit makita nyo guys, on or off cam, magkakasama kami lagi, tsaka close kami. Hindi naman namin fina-force si Bans na tulungan kami. Ginagawa niya yung kusa dahil out of friendship sa amin. Yes! Ganun namin kamalang isa't isa. So, kahit ano pa sabihin ng iba, na kanyari, gagamitin mo lang si Bans or what, that's not true kasi papakita namin sa inyo na kahit in the long run, kahit itong video na to, 10 years from now, 20 years from now, promise ko sa inyo magkakasama pa rin. Okay, so dahil channel ko to,
may isa akong twist. Ang last question ay magagaling... Other than... Berlin! Gusto ko malaman, paano kapag nakilala nyo na yung true love nyo, kaya nyo bang isacrifice yung career nyo? You have to choose. What will you choose? As of now. Right now, at this point in my life, parang mas focus ko muna yung career ko kasi may mabibigay ako dun sa someone ko eh. Gusto ko once na magko-commit na ako to a relationship at magmamahal na ako ng tuluyan, gusto ko may mabibigay ako sa kanya. Kumbaga, magbibigay ko siya ng magandang buhay, magandang damit and everything. Maalagaan ko siya. Nice answer. Ikaw, baby boy. Ako, pipiliin ko yung career kasi mahal ko siya. Pero, kung wala naman ako mapapakain niya rin sa kanya at mabibigay at walang bubong natitirahan, di ba? Magkasama nga kami, pero wala naman siyang safety kasi naghihirap kami. Wala akong trabaho, wala akong tulong na nagagawa. Sabi nga di ba, kung para sa'yo, para sa'yo. So pag pinili ko yung career ko, kung siya talaga yung para sa akin, di everything will fall into place. Magiging kami parang hindi. Ay, dan-vlog ko ito. May last twist ako. Ito naman tatanungin lang. Tigis ang dalawa! Tigis ang dalawa! Sa akin, sa akin. Patwist-twist ka mo, wala ka mo pala naisip. Ako, meron ako. Ay, ikaw naman na. Fans. Kunwari, si Kuya Jared. Kunwari lang naman, knock on wood. Buhay niya is on the line. Pero may isang way na para ma-save mo siya. Kailangan mag-sacrifice ka ng isa sa amin. Sino ang isa-sacrifice mo? And why? Oh my God! In return, pag na-offer mo yung buhay namin, masisave siya. Masisave siya ang mabubuhay. Oh my God! Parang video mo sa kagaganito ko. Mga itsura niya, nag-aabang talaga yung sagot eh. Siyempre wala! Edric, go! Wala pwedeng ganun! Aawayin kita! Aawayin! Gusto mo mamili ako sa inyong dalawa, di ba sinabi ko na nga wala akong kayang piliin sa inyong dalawa. Ito naghihintay ng sagot eh. Ako lagi mag-isip eh. Kapag may isa-sacrifice, I think lagi, sorry sa isa. Pero ang iniisip ko lagi, sino yung... Mas matanda, di ba? Yeah. Alam mo yun? Kung sinong mas matagal nang nabuhay. Yun na lang, kasi nag-enjoy na. Or parang mas mahaba na yung buhay niya. So, ikaw na lang. Aga. Walang mas matanda. Pero love na love kita. Ayoko mawala. Okay lang, no problem. Pero wala, ayoko mawala ka sa buhay. Ito na yung question ko. Kunyari dumating sa punto na parehas na kami wala dito sa mundo. You got a chance na makausap ang isa sa amin for just 2 minutes, sino ang pipiliin mo kausapin at bakit? At ano ang sasabihin mo? Kakausapin ko si Aga. Kasi ako yung unang namatay kanina. Actually, bumawi. Ano yung gusto mo sabihin sa akin? Ano gusto mo sabihin sa akin? Ang hirap kasi, pero for sure, kakausapin ko talaga siya. Yes. Oh, since hindi ako yung pinili mo, umultuhin na lang. Basta kakausapin ko siya, kami na lang yun. So guys, thank you for watching this vlog. I hope you enjoyed the video at sana nasagot po namin ang mga questions nyo. And don't forget to like and subscribe and ang dami kong end. Again, this is your boy Aga. Straight out of QZ. Ripping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game. And if you subscribe to my channel, I promise to keep you entertained! Hey! Good night! Good morning!